Well, the Makabayan Bloc in the House of Representatives seeking a congressional inquiry into the use of stock footage in the Love the Philippines tourism campaign. Joining us now to talk about this is House Deputy Minority Leader Franz Castro of the ACT Party List. Congresswoman Castro, good afternoon. Thank you for joining us today and welcome to the program. Good afternoon, Carmina, and good afternoon to your viewers. Congresswoman, you know, there were a lot of people who have been eagerly anticipating or eagerly waiting if either of the the Senate or the House of Representatives will call for an investigation into that launch that was heard around the world for the wrong reasons. So let me ask you first, what prompted you to think that or to move that to call for an investigation, Congresswoman? Yes, correct. Now we have filed House Resolution 115 calling to for a House inquiry regarding the what we call the tourism fiasco. Okay, so tingin natin, Carmina, this should be investigated kasi unang-una, yung government natin, tsaka nadismaya tayo doon sa tingin natin fraud na advertisement using stockpile video of different countries. So, tingin natin na mislead yung ating mga foreign tourists as well as to the disservice to the Filipino people by using this stockpile video, parang niloloko natin yung taong bayan. Mm-hmm. And aside from that, the DOT should be accountable, especially the Secretary of Tourism, Secretary Frasco, kasi siya naman yung pumirma doon sa contract dito sa DBB contract, mm-hmm, yung promotional video. Congresswoman Castro, I think it was a couple of days ago when we were able to interview Senator Nancy Binay. Siya po ay nag-iisip pa kung siya rin ay magpapatawag ng investigasyon ukol dito or idadaan na lamang niya sa budget deliberations dahil deliberation season na po, no? Kapag bumalik kayo sa trabaho. Ang tanong, ano ko kaya ang hindi niya pwedeng maitanong kapag idinaan ito sa budget deliberations as opposed to conducting a full-blown inquiry into this, Congresswoman? Yes, kapag hindi na daan ito sa House Resolution discussion in the appropriate committee, hindi natin matatanong dito yung yung contractor, yung DDB. Whereas sa budget, matatanong lang natin dito yung DOT. So maganda sana kung bigyan din ng pagkakataon ng leadership ng Kongreso na maisalang ito doon sa Committee on Tourism and Good Government and Accountability, so that we can see sides or positions of both the DOT and the contractor. The contractor, the ad agency, the Department of Tourism, they have their own investigation. Sinabi na rin po nila yan. They will be conducting their own investigation. Sinabi po nila ito sa pamamagitan ng pag-release ng statements po lamang. Why do you think the Filipino deserve better than just the statements being released to the public? For me, that is not enough. So, kailangan nating to probe deeply on this incident. Kasi yung public statement lang, tingnan natin, hindi natin mapapagkatiwalaan yun. Kasi kapag merong House investigation, they are saying an oath. Kaya, ano man yung sabihin nila doon, pag nagsinungaling sila, ay merong kaukulang penalty sa Kongreso. Kaya, hindi tayo tiwasa doon lang sa statement. Kasi po parang nagiging ganun po ang nagiging patakaran sa administrasyon na ito. Maglabas ng statement ay tama na dapat yun para sa taong bayan. Yes, that hindi dapat, yung taong bayan dapat deserve nila yung malaman talaga yung totoo.
Kasi gusto rin natin makita rito, no, ano kaya nangyari dito sa kontrata na ito at hindi pwede yung parang one-sided. Kaya tingnan natin yung, ano talaga yung truth behind this incident. But when you talk to tour operators, for example, representatives of travel agencies, they're going to tell you, Congresswoman, that the whole fiasco didn't affect the tourist arrivals here. So kung hindi yun naapektuhan, ano pa dapat ang imbestigahan? Your thoughts on that? Well, so, yes, that magiging, magiging basihan din natin for the next budget hearing kung kailangan pa ba natin maglagay ng budget dito sa banding. Kung sila mismo nagsasabi, we don't need this kind of mga video promotion, etc. Pero malaki yung budget dito eh, more than 1.2 billion in total. So, kaya kung sinasabi nila, hindi naman kailangan ito, ako nga, sinasabi ko nga, baka hindi rin kailangan ito, baka mag-concentrate tayo doon sa mga basic na kailangan natin sa turismo, like yung ma-improve yung ating airport, ma-improve yung ating services sa tourism, hindi naman kailangan ito. So that will be our basis din, ano, to, for us to give a budget or not dito sa branding na ito. Mm-mm. Parang napatotoo po, no, nitong mga statements na ito na katulad nga ng sinabi nyo, hindi na kailangan na maglagay ng ganung kalaking halaga sa branding efforts. Yes, even the tourism sector, yung mga nagsasabi din sila na hindi naman daw itinitignan ng mga turista. Eh bakit pa tayo maglalaan ng budget dito? This is almost 37% of the whole budget of the DOT. Mm-hmm. All right, so you talked about how important it is for the DDB, the ad agency, to also answer your questions. Ano ho ba ang mga itatanong nyo sa DDB? Well, meron kami mga research noon. Tingnan natin kung paano ba nagkaroon ng bidding, paano sila nanalo, ano yung naging kontrata, yung terms and conditions. Saka meron din kami aalamin kung meron ding ibang mga government officials na nasa likod nila na hindi natin alam, no? Kasi meron tayong nare-research din na may kinalaman din dito yung Malacanang. Kaya yun yung mga gusto natin maitanong. And then, bakit sila gumamit ng, bakit sila gumamit ng mga file video na hindi naman talaga sa Pilipinas. So, yun yung gusto natin itanong, kung gusto nilang sila ba ay niloloko nila yung mga Pilipino, yung mga foreigner. So, yung ganun. Congresswoman, sino po ba ang ipapatawag nyo pa dito sa investigation na ito? Well, aside from DOT, yung DDB, yung office ni Paul Soriano, so yun lang yung nakikita natin, ano? Saka yung DBM. At saka po yung? DBM. Mm-hmm. All right. Now, instead of love the Philippines, leave the Philippines is trending on social media, Congresswoman. And still, we don't see any signs coming from the DOT that they will cease to use the slogan. Ano po ang pananaw niyo dito? Well, it's their prerogative, no? It's their decision. Pero kung personally, kung ako yung tatanungin, mukhang okay naman yung it's more fun in the Philippines. Kung wala talagang maiisip na original and authentic na slogan para magamit natin, ano, doon sa pag-attract ng ating mga turista, so better siguro yung dati na lang. Mm-mm. Pero hindi ba ho yun makakagulo? Kung pabalik-balik po? Mukhang hindi naman eh, kasi kaya kailangan natin i-weigh, no, kung kailangan pa ba na magkaroon tayo ng iba pang mga slogan or kailangan pa natin mag-budgetan ng ganito kalaki itong mga branding na ito. Mm-hmm. Kasi baka yun pa yung nakakagulo, tapos gumagamit pa tayo ng plagiarized na mga terms and video. Mm-hmm. Balikan ko lang po yung mga sabi niyo po kanina ay tatawagin ninyo para makilahok dito sa investigation, ano, to be resource persons in your investigation. Nabanggit niyo po yung office po ni Ginoong Paul Soriano. Bakit niyo po siya patatawag? Yes, kasi nire-research pa natin ito ng madaliman, ano, kasi ito yung
ito naman yung responsible for creative production ano doon sa office of the president. Ay may tinitingnan kami na ano noon, may nakita kami kasi research na meron din sila ditong kailangang sagutin. Mm-hmm. At kapag hindi po dumalo itong mga iimbitahan po ninyo, what does that tell you? Well, baka may tinatago sila, no, kung ayaw nilang tumalo doon sa congressional hearing. At talaga i-compel natin sila through appropriate rules sa Kongreso para ma-compel sila tumalo. All right. If you don't mind, Congresswoman, I'd like to shift to another topic. I want to talk about the presence of U.S. planes here in the Philippines. Sino po sa tingin ninyo ang dapat sumagot at mag-explika, magbigay ng eksplanasyon sa taong bayan kung bakit nandito itong mga eroplano po na galing sa Estados Unidos? Well, we have filed yung House resolution to investigate this matter. So nakalagay din natin, this is as regards to our foreign policy. So tingin natin yung Department of Foreign Affairs yung dapat na sumagot dito, kasama dito yung Department of National Defense. Mm-hmm. And Office of the President, kasi alam naman natin na direkta naman itong ginagawang yung negotiation, itong pagpayag doon sa additional sites ng EDSA. Mm-hmm. Kaya gusto nating direkta matanong itong mga ahensya na ito, lalong-lalo na yung Office of the President. Mm-hmm. And why is it important for the reasons behind the presence of these aircraft to be made known to the public? Well, mahalaga yung issue dito, no? This includes the violation of our Constitution, especially yung Article 2 ng Section 7. Tungkol doon sa independent foreign policy, nakalagay dito na dapat igalang yung national sovereignty, territorial integrity, yung ating national interest, and our right to self-determination. Kasi kung ito ay binabaliwala ng US, so paano pa tayo as an independent nation? So kung ganito yung gagawin dito sa mga territory natin, ano na lang yung nangyayari ngayon sa ibang mga bansa na lang yung tingin natin. So, tingin natin na epekto rin ito doon sa very bold na incursion ng China doon sa ating water territory. No? Imagine mo, 46, according to report ng DNB o AFP na nakadaon din sa ating exclusive economic zone. So, ano yung ginagawa nila dito? Miss, pinapanood na lang ba natin? Kasi, para may epekto talaga ito doon sa soberanya natin bilang Pilipino. And as a final question, Congressman Castro, what are your fears? If this goes on unexplained, kung patuloy po na ganito ang nangyayari at wala pong pagbibigay na eksplanasyon sa taong bayan, ano po ang kinakatakot ninyo dito? So, kinakatakot natin dito, no? So, syempre, yung pag-disrespect na nung ating, yung binabanggit nating yung ating national sovereignty, yung ating national interest, yung territorial integrity, pag na-disrespect nito ng ibang mga bansa. So, tinitingnan natin yung perception ng ibang mga bansa sa atin. So, anytime pala, pwedeng ganito yung gawin sa Pilipinas. So, kaya kailangan na maging firm, no, ang Malacanang, President Marcos Jr., kaugnay dito sa pag-explain sa taong bayan ano yung ginagawang ganito, kung paano nagagawa ng US yung ganito, puwapayag ba sila? Pero tayo kasi ang independent nation, hindi natin papayagan yung ganito na lang ang nangyayari sa atin. And we're going to have to leave it at that. Congressman Franz Castro there joining us on the line. Maraming salamat po for taking our call. Ingat po kayo lagi. Thank you, Carmina. Ingat po.